Vengan, galop, galop. La mismo. One, two. Yun guys, welcome sa panibago kong vlog dito sa aking YouTube channel. Asya nga pala guys, sa mga hindi pa nakakalam sa mga bago natin subscribers na may mga pasulpot-sulpot na ingay na lumalabas dito sa video natin kasi dito muna tayo nagbablog sa pangsamantagal nating studio. Pero meron tayong pinapagawang studio sa taas, hindi pa siya tapos. Tsaka tayo lilipat doon para mas maganda yung pagtuturo ko, walang makapasok na kahit konting ingay pa pa soundproof natin. Siya nga pala yung shoutout natin sa ano na lang, sa C6 na lang. Yun, sa mga nag-aapang pala sa akin sa C6, sa mga hindi ako matagpuan, guys, i-message nyo ako sa Messenger. Pakipalo na rin ako sa Facebook para ma-like nyo na rin yung page natin. Yun, tapos, guys, sa mga tunay kong palang kaibigan dyan, sa mga tunay na supporter, sana sa lahat ng mga, nagsishare din kayo ng mga video ko, maraming salamat po. Sa walang sawang pagsuporta ninyo. Pakishare po yung mga video natin yung ginagawa para makabuelo po tayo at makapagpatayo tayo ng gym na magiging libre sa lahat. Ayun po, siya nga pala, ang ganda ng damit yun, no? Termo po na klabi. Yun. Guys, meron akong jogging or training sa C6 bukas. Bukas guys ha, i-message nyo ako sa Facebook, sa Messenger, para alam nyo kung anong oras tayo magkita-kita doon. Okay. Bakit suot ko to? Ayan. Kaya pala guys, ito si Panic eh. Ito yung Panic eh na to. Sabi niya, pinapatama niya sa akin yung dalawa. Alam ko naman yung dahilan mo kung bakit gusto mo ipakita sa akin yung alam mo, fighting skill mo. Totoo, sasabihin ko magaling. Pero, nagtatanong ka pa rin ng parang may... Basta kakaiba yung tanong na dating para sa akin. Kasi alam mo sa sarili mo, marunong ka na yun. Pero ang galing mo magtanong kasi gusto mo malaman kung ano pa yung mga mali mo. Sana totoo yung tanong mo. Joke lang. Alam ko na kasi yan eh. Alam ko yung mga ganyan. Marami ng tao sa amin na ganyan. Tsaka yung mga naturuan ko na ganyan na natuto. Based sa pinakita mo, napakagaling mo. Masyadong perfecto at kalkulado. Nasa timing yung magdagalaw pagkatapos. Nasa tamang angulo ka lagi. Pero nagtanong ka kung ano kulang. Sige, sasagutin ko yan. Yung kulang na nakita ko sa'yo, guys, siguro kahit nagsha-shadow boxing ka o gumagamit ka ng punching bag, sana gamitin mo yung balikat mo at yung balakang mo. Minsan sa pagpalo ng mga shadow boxing mo, hindi mo na nagagamit yung balikat mo at saka yung balakang mo. Alam mo yung ibig ko sabihin, nagtitipid ka sa galaw. Huwag mong tipirin, mag-shadow boxing ka, mag-punching bag ka, nang hindi nagtitipid sa galaw. Paano ba yun? Guys, subukan mo ibato yung balikat mo hanggang doon sa maaabot. Pati yung balakang mo, kasabay yung paa mo. Eh, pag susunod ko ka, bang! Abot doon. Pati dito sabi na, ngayon yung hook, bang! Dapat bilong-bilo yung ring yung paa. Talaga naka-formang-forma yung katawan mo kapag buwibitaw ka na suntok. Sagad na sagad yung balikat mo hanggang doon sa maaabot niya, pati ng balakang mo. Ngayon, bakit kailangan gamitin natin pag shadow boxing na sinasagad yung balikat at sa katawan? Guys, darating yung pagkakataon na makakasuntok tayo ng malakas dahil alam natin wala nang laban yung kalaban natin. Ibibigay na natin lahat kasama yung balikat natin, katawan natin. Ngayon guys, paano kumpain lang pala yun? Kasi pag sumuntok ka ng sagaran nang hindi sana yung katawan mo, mahihirapan ka bumalik lang mabilis. Kaya guys, ina-advise ko sa inyo, pag shadow boxing din kayo o sumuntok kayo sa punching bag, nang sagaran yung balikat at balakang at saka yung paa, sagad, yung sagad talaga. Pag, ngayon, pag nasanay kayo niyan, pag sumuntok ka lang, pag, makakabalik ka kagad. Kahit nakatodo yung pwersa ng katawan mo at nakaposisyon ka sa pinakatodong angulo ng katawan mo. Naintindihan ba? Yung nga guys, ayun ang gusto kong ipaliwanag sa iyo. Base sa nakita ko sa iyo, napakagaling mo. Pero sinasabi mo sa akin, nagtatanong ka sa akin kung ano yung mali mo. Nasa sayo kung pakikinggan mo ko o hindi. Kasi based dun sa pag-shadow boxing mo,
hindi mo na ibibigay yung buong pihit ng katawan mo na sana meron ka pang ilalakas at meron ka pang igagalaw na mas maganda. Maganda yung mga galaw mo. Sobrang ganda. Pero, kulang sa moves kasi nga, natitipid yung galaw. Tipid. Konti lang yung galaw ng paa, konti lang yung pihit. Hindi mo na isasagad. O, sabi na natin, hindi naman kailangan po ganun. Tama rin yung ginagawa mo na hindi mo sinasagad kasi part pa rin yan ng boxing mo style. Meld muna, tapos saka kapipitaw ng sagaran. Yun guys, may nagka-grinder nga pala kasi nagpapagawa ng bahay dito. Pero tuloy lang natin, lalakasan ko na lang yung boses ko para mas maintindihan nyo. Yun guys, tandaan mo pala, pilitin mo mag-shadow boxing o sumuntok sa punching bag ng sumasagad. Iba to mo yung balikat mo palayo. Pati yung hips mo, kasabay yung paa mo na hulmang-hulma. Man, kaganyan. Kapag hulma. Yan, kuha mo po. Sana maintindihan at, ayun, ang ingay. Tuloy lang natin ha. Pasensya na kayo at pasensya ka na rin sa pagsagot ko sa tanong mo. Sana huwag mong masamain. Yan. Ito yung tinuturo ko, ito yung tama. Pero nasa sayo pa rin kung paniniwalaan mo ako o hindi. Ang mahalaga, sinagot ko ng maayos at tama yung mga tinatanong mo sa akin. Tandaan mo ha. Tandaan mo ito. Last ng grinder talaga, nahihina ko. Ibato mo yung balikat mo. At yung tuhod mo, kasabay yung bewang mo. Bang! Tapos kaliwat kanan yan. Sana may, magawa mo na maayos at huwag mo samayin yung mga tulog. Ayan, maraming salamat po sa'yo. Ito guys, napakaingay, may nagka-grinder kasi singit ko nga lang pala to. May nagtanong nga pala sa atin ito. Sabi niya, paano masasanay sumuntok ng kaliwa kung hindi ka sanay? Ayun, madali lang yan guys. Sumuntok ka ng 300 times sa puro kaliwa lang ang ginagamit mo kahit sa kanang kasanay. Paano ba yun? Ganito. Kumuha ka ng libro o kahit anong bagay na pang-iipit mo sa mga ganito kakapalo, medyo manipis, naiipit mo dito. Yan. Ngayon, sumuntok ng kaliwa. 300 times umaga at hapon. Ngayon, galaw-galaw. Bilangin mo. 1, 2. Yon. Ganun lang, 300 times, guys. Hindi mo kailangan bilisan. Pwede mabata lang. Pa. Magugulat ka sa loob ng 2 linggo, lagi mo nang ginagamit yung kaliwa mo kahit hindi ka sanay. Yun guys, ito naman kay Beast Mode, isa nating kaibigan, supporter din natin dito, nagbablog din po siya. Tinanong niya rin ako kung ano pa kulang o kailangan may tama pa natin. Yun guys, sana huwag kamay sa comment ko, ito naman ay base sa nakita ko lang dun sa galaw. Ayun, sa akin, sa pinakita mo sa akin ng pagsuntok mo sa punching bag, yan, pa. Ang nararamdaman ko doon, nararamdaman ko yung persa mo, pero hindi ko nararamdaman yung bigat. Paano ba yun? Ano ba ibig sabihin nun? Kasi tulad ng kung nanonood kayo sa mga dati kong vlog, ang persa nandito, pero yung bigat nasa balikat. Ibig sabihin yun sa'yo, meron kang persa, pero ano nawawala yung bigat? Ibig sabihin, nawawala yung balikat mo kapag sumusuntok ka. Hindi mo na isasama yung balikat mo kapag sumusuntok ka. Kaya tingnan mo, kapag sumuntok ka ng hook, parang medyo mali. Pansinin mo lang, parang medyo mali. Pero kung sumuntok ka, kung malalaman mo tama, na isasama mo na yung balikat mo. Rounds. Pan. Kaysa sa, ganun lang. O, mas maganda, sama yung balikat. Yon, kaya walang bigat yung nagiging suntok mo. Pero meron kang pwersa. Meron pa rin lakas. Wala lang bigat. Okay. Ayun po, minamalit yung suntok mo. Pero base po sa pagtatanong mo, ayun po yung sagot ko doon. And then, tsaka pag sumusuntok ka ng hook, at tsaka ng kahit straight, huwag ka maging flat. Huwag maging flat. Galaw ng galaw yung paa. Ngayon, isagat mo rin yung galaw ng paa mo. Sagat din yung... isabay mo laging balikat mo. Tanda mo, kapag sumusuntok ka sa punching bag o shadow boxing, pakiramdaman nyo guys, pakiramdaman mo yung balikat mo. Hindi pwede, hindi mo nararamdaman yung balikat mo kapag sumusuntok ka ng... Kapag nag-shadow boxing ka, tulad ng mga katulad ng sa una kong pinayuan,
pag nag-uppercut siya, hindi niya naisasagan yung uppercut niya kasi natitipid yung galaw. Pero ang tamang suntok talaga ng uppercut, dapat formang-forma yung katawan mo at formang-forma yung kamay mo. Yun. At saka ang patama ng uppercut, dito, kung ano yung sa baba mo, doon ka bibitaw. Yan. To. Yan. Yan. Sukatin mo yan. Yung nasa gitna. Puslo. Pa! Pa! Ngayon, ako pag bumibitaw ako, magkakaiba tayo ng style, pero sa akin, mas inaral ko na to. Sa tingin ko kasing ito ang mas tama. Yung balikat, medyo lalapit yan sa panga mo kapag bumibitaw ka ng uppercut. Alam mo bakit? Hindi mo alam kung kailan bibitaw yung kalaban mo. Kapag tinamaan ka sa panga ng kalaban mo, na di mo napansin, bad, bagsak ka. Kaya dapat, tuwing sumusuntok ka, may depensa ka pa rin sa mukha o sakaling sumablay yung mga suntok mo. Yung guys, sa'yo, Beast Mode, isa nating kaibigan. Kaibigan, sana ano, kapag bumibitaw ka na suntok, pakiramdaman mo yung balikat mo. Para masanay ka doon, pwedeng, huwag mo muna lagyan ng lakas yung kamay mo, then, eto muna ang pakiramdam ng balikat mo, ihampas mo yung balikat mo, then, dahan-dahan, yan. Yan, huwag mo lagyan ng pwersa, yung dito mo, balikat muna, balikat lang. Yan, pakiramdam mo yung balikat mo. Ngayon, dahan-dahan, hanggang sa mapwersa mo na sumasabay na yung bigat, ha, balikat mo. Tsaka mo na yung tama yung suntok mo, boom. Boom! 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 Yun guys, sana naiintindihan mo. At saka, shoutout sa kong pangbulaklaki na pampasko. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Bukas, kita-kita tayo sa C6 5:30 AM. Maraming salamat po.